Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Magdaumaga, nagbabalik ang Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa magiging ilagay ng panahon ngayong araw, narito at makaprime natin si Pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Magandang umaga, Ariel. Kahapon, dalawang low pressure area ang namataan. Ano na nga bang update sa mga sama ng panahon na ito at posible bang maging ganap na bagyo ang mga ito? Magandang umaga sa iyo, Patrick. Meron tayong binabantay ng dalawang LPA. Isa na nga ay nasa loob ng PAR. Kanina, alas 3 ng umaga, ito ay nasa layong 160 kilometers north-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. At ito hindi naman inaasahang maging isang bagyo, pero magpaulan pa rin ito dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, ang ikalawang LPA naman ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng umaga, nasa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. Ang LPA na ito ay posibleng pumasok sa loob ng PAR either later tonight or bukas po ng umaga. Itong LPA na ito, napakababa ng tsansa maging isang bagyo at ito ay posible na malusaw habang mapalapit sa may kalupaan ng Mindanao. Ariel, para naman sa mga papalis na ng bahay para pumasok, patuloy pa rin ba makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa? Ano ba magiging ilagay ng panahon ngayong araw? Dahil sa epekto ng trough or extension ng LPA dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Mas malalakas sa mga pag-ulan ang maaasahan dito sa may Ilocos Region, Cordillera at sa western section ng Central Luzon. Tayo po sa Metro Manila, ngayong umaga makakaranas ng pagsilip ng haring araw, pero sa remainder ng araw na ito, magiging maulap ang ating kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At ang Palawan naman, Visayas at Mindanao, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang maaasahan ngayong araw at magbantay pa rin sa mga thunderstorms lalo sa bandang hapon at sa gabi. Ariel, dahil may sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ligtas pa bang pumalawat sa mga baybayang dagat ng bansa? Bagamat may LPA tayo, wala tayong nakataas na gale warning sa ating mga baybayin kaya't malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Yung mga gustong pumalaot lamang dyan sa northern part ng Northern Luzon, mag-ingat po sapagkat magiging maalon ang karagatan, aabot ng 4 meters ang wave height. At bagamat may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ay nakaranas pa rin ng mainit ang panahon dahil sa El Nino. Para mapagandahan ang ating mga kababayan, ano bang inaasahang heat indices sa pangunahing lungsod ng bansa? Ngayong araw ng Martes, May 7 sa Metro Manila, aabot ng 34 degrees Celsius ang heat index. Sa Cebu naman, 39 degrees Celsius at sa Davao City, 38 degrees Celsius. Maraming salamat, Ariel Rojas, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagi ng panahon. Nakaparam natin si Pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Magpapatuloy pa rin ba mga pag-ulan sa susunod na mga araw para may plano na maigi ang inyong mga lakad? Narito ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Pangkalahatang maaliwalas sa panahon ng iiral, partikular sa Baguio City pagdating ng Biyernes. Pero sa Miyerkules at Huwebes, asahan ng maulan na lagay ng panahon. Kaya bago umalis sa bahay, importanteng magbitbit ng payong. Ang temperatura sa mga sumusunod na araw ay maglalaro sa pagitan ng 15 to 21 degrees Celsius. At dahil nakaaapekto nga ang trough ng low pressure area maging sa Metro Manila, asahan ng maulan na lagay ng panahon bukas na magpapatuloy hanggang sa Huwebes. Pagdating naman ng Biyernes, bahagyang gaganda na ang lagay ng panahon, pero posible pa rin naman ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang temperatura papalo ng 32 degrees Celsius. Kung balak naman mamasyal sa Cebu, asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon pero posible pa rin naman ang mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi sa susunod na dalawang araw. Pagdating naman ng Biyernes, nariyan na ang mga pag-ulan. Ang temperatura aabot ng 35 degrees Celsius.
Durian capital of the Philippines, Metro Davao, asahan ang all good weather condition in the next 3 days. Pero posible pa rin naman o nariyan pa rin ang tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang temperatura ay mula 26 to 34 degrees Celsius. At kung balak mag-island hopping sa Sumbawanga, iiral ang magandang lagay ng panahon na magpapatuloy hanggang sa Biyernes. Pero paghandaan pa rin ang mga pag-ulan dahil posible pa rin ito, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 23 to 34 degrees Celsius. At bago tayo magtapos, narito na ang photos of the day para pagandahin na ang inyong umaga. Narito si Trisha Garin upang ibidayan sa inyo. Magandang umaga, Trisha! Magandang umaga, Patrick, at sa lahat ng ating viewers for today. Ang sunset ay ang nagpapalala sa atin na endings can still be beautiful. Yan ang pinatunayan ng mga larawang ibinida ang napakagandang paglubog ng araw. Tunay ngang napaka-artistic ng ating Diyos dahil sa majestic na paglikha niya sa mundo. Bonus na lang itong sunset na makikita sa larawan ni Carl Vincent Malazarte na kinunan sa Cebu City. Kung ganito ba naman kaganda ang iyong masisilayan sa tuktok, worth it ang nakakapagod at mahabang trekking. Salamat sa ating photo sender na si Kent Martin Erebal mula sa Batangas. Makikita naman sa larawan na ito ang nakatayong puno sa gitna ng mababaw na tubig dagat. Bisitahin na ang Batangas at panoorin ang napagandang sunset mula rito. Yan ay kinuna ni Luis Mendoza. Sa mga bumisita sa Batangas, huwag ding palampasin ang sunset view nito tulad ng makikita sa larawang ipinadala ni Rendel Francisco. Perfect naman ang boating experience kasabay ng banayad na karagatan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Mula kay Thoughts kay Fernando ang larawan na yan. Maraming salamat sa ating photo sender for today. Marami pang larawan ang ibibida natin dito sa ating programa. Kaya yayain na ang mga kaibigang hilig ang pagkuha ng litrato. At alamin ang mga paraan kung paano ma-feature ang iyong photo. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. That's all for our photos for today. Ako si Tricia Green para sa Panahon TV. Balik sa'yo, Patrick! Maraming salamat, Tricia, at sa lahat na nagbahagi ng kanilang larawan. At bago tayo magtapos, babatiin muna namin ng isang maligayang kaarawan ang isa sa aming tech team, si Bon Galang. Happy birthday, Bon, and more birthdays to come. At dyan nagtatapos ang aming programa, manatiling nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Obsuna, magandang umaga at mag-ingat po kayo.